Pag-usapan pa natin ang thyroid eye disease kasama si Mobile Journal Yeda Pascual. Yeda, nabanggit mo na kapag hindi naagapan ang sakit na ito ni Mitch, posible niyang ikamatay ang sakit na ito. Bakit? Tama ka dyan, Pops G, kasi itong Graves' disease, Pops G, ito ay deadly o fatal talaga, nakamamatay ito once na hindi maagapan. At wala itong gamutan na pwedeng gawin, kailangan talagang operahan. So kailangan talagang tanggalin yung thyroid at dapat hindi lalagpas, Pops G, sa isang taon. Kasi once na lumagpas sa isang taon, maaaring siyang magkaroon ng ito pinaka-worst, yung thyroid storm, kung saan maaaring magkaroon siya ng iba't ibang komplikasyon na pwede niyang ikamatay tulad ng heart attack. So kailangan talaga siyang operahan at tanggalin yung thyroid para kahit papaano ay ma-manage ng maayos yung kanyang sakit. Yeda, bakit ba nagkakaroon ng thyroid eye disease? Ano ito posibleng nakuha ni Mitch? Yes, Pops G, di ba mayroong nga Graves' disease at thyroid eye disease itong si Miss Mitch, pareho kasi itong autoimmune disease at ang kanyang nga paliwanag kaya siya nagkaroon ng thyroid eye disease ay dahil sa kanyang Graves' disease. So Pops G, ito kasi thyroid eye disease, majority sa nagkakaroon ng sakit na ito ay mayroong hyperthyroidism na isa rin nga sakit ni Miss Mitch, ano? At yung Graves' disease naman, Pops G, ay hereditary o namamana. So ang paliwanag naman sa atin ni Miss Mitch, nasa family background niya talaga. Meron yung auntie niya at pamangkin na Graves' disease, kaya posible na doon niya rin ito nakuha. Yeda, naoperahan na itong si Mitch pero hindi pa rin masabing tuluyan ng nagamot ang kanyang sakit. Ano ba ang pwedeng gawin para matanggal itong Graves' disease na ito at thyroid eye disease? Pops G, yung Graves disease kasi lifetime disease yan. So kapag ka lifetime disease, kailangan niya ng lifetime na medication. So merong iniinom si Miss Mitch na gamot para ayun yung papalit sa pag-function ng thyroid na tinanggal nga, which is yung pag-regulate ng hormones, ano. So ayun, nakakatulong yun para sa kanya. Pagdating naman dun sa kanyang thyroid, ay kasi kahit sumailalim siya, Pops G, sa maraming operasyon, andyan yung eyelid detraction, kung saan ayusin yung pagmulat ng kanyang eyelids, ay dahil nga autoimmune disease ito, may chance kasi, Pops G, talaga tulad ng sinabi ni Dr. Fran, yung ating ophthalmologist, na babalik sa dati. So maraming patients na hindi umapayag muna na magkaroon ng surgery dahil nga malaki yung chance na bumalik din naman sa dati. Okay, sa kabila ng pagkakaroon ng thyroid eye disease, nakakapagtrabaho pa rin naman si Mitch, ano? Yes, Pops J, sabi niya nga sa akin, talagang wala akong choice kundi magtrabaho kasi siya lang yung kanyang trabaho lang, yung kanyang pinagkukunan ng finances, ng fund para sa pagpapagamot niya. So ngayon, tuloy-tuloy pa rin siya sa pagkatrabaho as a physical therapist. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Yeda Pascual.